Turo ko sa inyo guys kung paano ka gumawa ng mga sticker na mga ganito, no? Ang tawag kasi dito guys ay Hello! So, kumusta ulit kayo lahat, no? So, ngayon, may tuturo ko sa inyo tungkol ulit sa printing, no? So, sigurado to, maraming matutuwa sa tutorial ko na to, no? Kasi, guys, naalala ko dati nung ako'y grade 6 yata noon, no? Nag-aral kasi ako nun, guys, sa Diliman Preparatory School, yan sa may Commonwealth, no? Tapos, tuwing uwian na, meron doon nagtitinda na matanda, no? Si Manong tawag namin doon. Tapos, nagtitinda siya ng mga ganito. So, meron siya mga binibentang tattoo, tapos mga sticker ng mga Dragon Ball, no? Siyempre, nung panahon na yun ng 90s, no? Kasagsago na nung kasikatan ng Dragon Ball na mapapanood natin dati sa Channel 9. So, nakakatuwa lang, guys, no? Kasi dati, bumibili lang ako nito. Ngayon, ako na yung gumagawa nito mismo, no? Eh, yun na mismo ang gagawin natin ngayon, no? Yun ang ituturo ko sa inyo ngayon sa video na to, no? Ituturo ko sa inyo, guys, kung paano ka gumawa ng mga sticker na mga ganito, no? Ang tawag kasi dito, guys, ay die-cut na sticker, no? So, ibig sabihin, guys, ng die-cut, ganito siya. So, hiwalay-hiwalay siya, no? So, medyo mas mahirap itong gawin. Ito naman yung kiss cut na tinatawag, no? Ibig sabihin, guys, ng kiss cut, nakadikit pa rin siya doon sa pinaka-papel niya, no? Yan, so, hiwalay natin, no? Yan, so, mapapansin nyo. Yan, nakadikit pa rin siya. Pero, naka-contour cut siya, no? Ibig sabihin naman, guys, ng contour cut, yung cut niya, sinusundan niya yung shape ng inyong image. Tapos nga pala guys, no, sa dulo ng video na to, no, i-reveal ko na kung sino guys yung nanalo ng Y669 doon sa paraffle natin nung nag 10k subscriber tayo, no? Kasi baka isipin ng iba nakalimutan ko na, no. Guys, hindi ko nakalimutan yun, no. So may mga nanalo na doon. Kasi guys, konti lang naman na nag-comment, kaya medyo natagalan, no. Kasi guys, pinaparami ko sana yung comment, kaso ko konti lang naman yung comment, pero okay lang naman yun, no. At least konti lang ang pwedeng manalo, no. Tas about naman dun guys sa may isa kong vlog yung tungkol sa may yung Shopee guys na mystery pouch, no. Sorry nga pala guys sa mechanics ko na yun, no, kasi medyo confidential sana yun, no. So medyo nabigla lang ako, no, no. Ginawa ko guys yung mga comment doon, pinag-delete ko na lang. Kaya guys, mas maganda wag na kayo mag-comment doon, no, doon sa may paraffle na yun, no. Kasi nga guys, no, medyo confidential yung mga info na hinihingi ko doon, no. So sorry ulit guys sa mga nag-comment doon, no. So mamimili lang siguro ako doon guys sa mga nag-comment doon na binura ko na rin, no. Tapos ipapadala ko sa inyo yung mga napalalunan nyo. Okay ba yun? So guys, no, so bago natin simulan to, make sure na nakasubscribe ka na sa channel ko. Syempre, i-like mo rin ang video na to at turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga bagong upload na video na mapapakinabangan mo sa printing business mo. So guys, para makagawa tayo ng ganong klaseng sticker, ang kailangan natin dun guys is machine, no? Pwede nyo rin naman gupitin, kaso ang mangyari dun, di siya pantay-pantay, no? So guys, i-introduce ko sa inyo guys yung machine na ginagamit ko, which is yung Cameo 4, no? So guys, sa mga gustong bumili nito, no, mabibilan kayo na Shopee nito, no? Kaso nga lang yung tumaas na yung price niya, no? Kasi dati ang bili ko lang dito ay 13,500. Ngayon, mga 18,000 na siya, no? So medyo tumaas talaga yung presyo niya. Okay, no? So guys, kung user ka ng Cameo 4 at gusto mo guys ng mga tips and tricks sa paggamit ng Cameo 4, no? So comment down below ka lang guys sa mga user ng Cameo 4 dyan, no? Para alam ko guys kung may mga gumagamit ba nito, no? Kasi guys, sayang naman kung gagawa ko ng mga video, no? Tapos wala naman palang gumagamit nito, no? So wala rin manonood ng video ko, no? So sayang kasi guys ang effort, no? Kasi guys, ang paggawa ng mga video na to ay talagang pinag-iisipan, nire-research. Syempre, binibigyan ng napakalaking oras, no? Kasi guys, ang pag-edit pa lang nito, grabe, napakadugo talaga, no? Salamat sa mga nakaka-appreciate ng video ko. At syempre, ang pag-subscribe nyo sa channel ko ay malaking tulong para ma-maintain ang channel na to, no? So yun, no? So lumalayo na naman tayo sa topic. So simulan na natin paano ba gumawa ng mga sticker na kamukha nito. Okay, no? So video, pasok! So guys, syempre ang unang-una natin gagawin, no, syempre pag bumili ka ng Cameo 4, syempre meron diyang app na ginagamit, no, yung Silhouette Studio. So guys, ang gagawin lang natin, syempre i-open natin yung Silhouette Studio, tapos gagawa tayo ng bagong template. So click mo lang dito sa view, tapos click mo yung registration, tapos isagad mo lang guys sa dulo yung inset. Tapos syempre i-drag natin yung PNG file natin papunta doon sa may Silhouette Studio. Tapos i-resize mo lang kung anong gusto mong size. Yan, so pag na-resize mo na, iurong mo lang hanggang taas. Tapos i-click mo itong nasa may gilid, no, yung offset. Tapos i-click mo yung offset. Ulit. Yan, pag na-click mo na siya guys, may mapapansin kami mga linya na red sa may gilid niya, no. Ibig sabihin niyan guys, dyan yung ikakat ng machine. Okay, no, so liitan lang natin. Tapos pupunta ka lang sa may send, tapos i-click mo yung gitna, tapos i-click mo lang yung no cut. Para mangyari dyan guys, ang ikakat niya lang yung nasa labas lang, no? Kasi hindi mo talaga guys makakat yung nasa loob. No, pag yung kasi cut guys ang kinat mo, mangyari dyan ay
pwedeng lagpas o pwedeng kulang ang cut niya, no? So mas maganda lalagyan natin siya ng offset. So pag nagawa na natin siya, guys, no, ang gawin natin, paramihin lang natin siya. Yan, para hindi sayang yung ating vinyl. Yan, so pag kontento ka na sa yung layout. So mas maganda, guys, kung L120 ang gagamitin mo, no, mas maganda merong space sa may ilalim, no, at least mga 1.5 inches, no. Huwag mo, guys, isasagad kasi magi-smudge lang yan, no. Tapos ito yung pinaka, isa sa mga pinaka-importante. Sa may registration mark, guys, i-click nyo yung advanced settings, tapos sa may baba, yung bottom inset, guys, no, medyo pataasin nyo, no, isagad nyo doon kung saan nakasagad na yung pinaka-image nyo, no. Kasi, guys, yun yung magiging problema mo, no, pag nakasagad yan sa dulo, tapos dumikuya, na mangyari, hindi pantay yung magiging cut natin, no. So, guys, kung gusto mo matutunan kung paano magiging pantay yung mga cut ng cameo mo, no, at nakakaranas ka kasi ng mga tabinging cut, no, so comment down below ka lang, guys, no, huwag ka mahihiya, para turuan kita kung paano magiging pantay ang cameo form mo. Okay, so gagawin natin, guys, ipiprint na natin, no, click print, tapos i-click mo lang ulit yung print. Tapos, syempre, settings natin, no, pili mo yung printer, preferences. Tapos, syempre, sasagad natin na Epson Premium Glossy saka High. Tapos, okay lang natin. Syempre, guys, no, pag na-print na natin yan, ang susunod natin gagawin, papatungan natin siya ng Phototop, no? Guys, meron nga pala akong latest na video dyan na tinuturo ko kung paano ang tamang pag-a-apply ng Phototop, no? So, kung hindi mo pa napapanood yun, no, i-click mo lang yung link na nasa taas ng video na to, no, para malaman mo kung paano ang tamang pag-a-apply ng Phototop para hindi magka-bubble siyang vinyl mo, no, para hindi siya masayang. Na-laminate mo na ng Phototop ang iyong vinyl na sticker, no, ang gagawin natin, guys, babalik tayo sa may cameo, tapos dito na tayo, click mo yung send. So may mga settings na yan, no, guys, ang settings na yan kasi, guys, ay iba-iba sa bawat cameo, no. So kung may mga tanong ka tungkol sa settings, no, i-comment down below mo lang, guys, sa mga tanong mo tungkol sa settings ng cameo, at try nating sagutin yan sa susunod na vlog, no. Tapos pag okay na yung lahat, press mo lang yung send. So, syempre, guys, pag nakat na natin siya ng cameo, ay nakauka na yan, no? Ang susunod natin na gagawin, guys, is gugupitin lang natin siya ng cutter. So, mas maganda kung gagamit kayo ng slider cutter, no, para pantay yung gupit nyo, no? Kasi, guys, kung gagamit kayo ng gunting, malamang yan, hindi magiging pantay yan, no? So, guys, sa mga customer ko, no, sa mga nagtataka bakit hindi kami nag-o-offer ng die cut na sumusunod dun sa may shape, no? Masyado kasing matakaw sa blade ng cutter yon, no? Kailangan mong diinan yung blade ng cutter at sobrang mahal, guys, ng blade ng cutter, no? Sigurado yan, guys, no? Kulang pa yung ibabayad sa'yo ng customer pag ginawa mo yung ganitong cut sa pamamagitan ng cameo mo, no? Kasi, guys, ang mahal ng cutter talaga ng blade, no? Nagkakalagay ng 1,200 pesos per blade, no? So, kung gagamitin mo lang siya ng pangkat ng ganyan, no? So, mabilis lang siyang pupurol. Kaya kami, guys, ang ginagawa lang namin ay inuukaan lang namin, tapos saka namin ginugupit ng ganito. So yun, so nag-enjoy ka ba sa video na to, no? So guys, kung nagustuhan mo ang video na to, no, huwag mo nang kakalimutan na mag-subscribe. Siyempre, i-like ang video na to. At siyempre, turn on mo na rin yung notification bell para laging kang updated pag may mga bago kong upload na mga video na mapapakinabang mo sa printing shop mo, no? Ulitin ko, no, so yung mga gustong matuto about sa cameo ng mga tips and tricks sa cameo 4 nyo, kung may mga user man ng cameo 4 dito, no, comment down below, guys, no, para alam ko nagagawa ko ng mga video na kamukha nito, no? So maraming salamat ulit sa inyong lahat, no? See you on my next video at bye-bye!